Welcome back sa akin channel mga ka-teammate. LeBron James, kinapos na, inalipusta pa. San Antonio Spurs, nadomina ang Portland Trail Blazers. Please subscribe my YouTube channel kasama ng pakiclick ang notification bell para laging mauuna kang makapanood ng mga bago nating videos. Here we go. Dalawang matchup ang ating tinitingnan para malaman natin kung sino ang mayroon at wala ng pag-asa sa play-in. Nadomina ng San Antonio Spurs ang laban kontra Portland Trail Blazers sa final score na 130-111. Walo sa mga player ng Spurs ay naka-double figure at hindi na nakapalagpa ang Blazers. Kumamada ng 21 points at 5 rebounds si Keldon Johnson, Devin Vassell na may 22, Jakob Poeltl na may 13, Josh Primo na nagtala din ng 13, Zach Collins na umiscore ng 15, Lonnie Walker 12, Josh Richardson 12, at Jack Landale na may 10. Ang gaganda ng mga plays, artistic dunks ni Walker at Primo at pumutok ang Spurs from outside the arc. Samantala, tatlo na lang sana ang inahabol ng Lakers kontra New Orleans Pelicans, pero nang mag-attempt si LeBron sa 3, ay hangin lang ang tinamaan ng bola. Kaya kahit naglaro si LeBron, maging si AD na nagtala ng pinagsamang 61 points ay kinulang sa dulo ng game. Dahil dito, nakuha ng Pelicans ang panalo 114-111. Dahil sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers ay isang disrespect at pangunguntya galing sa former Laker na si Brandon Ingram ang kumantyaw kay The King. Isinigaw pa nito na lebrick si LeBron James. Nagsimula ang nickname na lebrick dahil sa mga wide open jump shots na hindi pumapasok. Banggit naman ng mga fans ay bakit sasabihan ng ganon ng isang NBA GOAT kesyo wala pang napatunayan si Ingram sa NBA. Well, ganun talaga. Mali si Ingram doon, pero emotion niya kasi yun at parang may sugat na hindi pa naghihilom kaya niya hindi napigilang alipustahin si LBJ. So retain ang Spurs sa 10th spot kahit walang DeJounte Murray dahil sa illness ay dominating at well coordinate pa din ang Spurs sa game para durugin ang Portland Trail Blazers. Ang next assignment ng Spurs ay Portland Trail Blazers pa din. Sa Los Angeles Lakers naman ay Denver Nuggets. Kung mananalo ang Spurs kontra Blazers for the second time around at matatalo ang Lakers sa Nuggets ay mananatili ang San Antonio sa 10th spot. So pwede pang magbago ang ihip ng hangin kapag nanalo ang Lakers sa mga next matchup nila. Kailangan ding manalo ng San Antonio Spurs para hindi sila abutan at iwan ng Lakers. So walang bibitaw mga ka-teammate. That's all for today. Maraming salamat and see you sa next episode.